Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Salamat sa Diyos. Holiday. Puno ang simbahan. Mas salamat sa Diyos dahil naging bahagi ng inyong holiday ang pagsimba. Yun ang salamat sa Diyos. Kahit na maya-maya alam kong ang marami sa inyo ay pasa SM pag nagbukas ang SM. Pero salamat sa Diyos, naririto kayo. Ngayon po ay ginugunita ng Pilipinas ang ating kalayaan. At magandang tingnan ang pagninilay sa kalayaan sa mabuting balitang mayroon tayo. Sabi ni Jesus sa huling bahagi ng mabuting balita, ang gumaganap at nagtuturo ng kautusan ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Gumaganap sa sarili at nagtuturo sa iba. Ano pong pagkaunawa ninyo kapag sinabing malaya? Malaya lamang ba yung mga hindi nakabilanggo? Ibig sabihin itong pagdiriwang natin ng kalayaan ay para lamang sa mga wala sa bilangguan. Malaya lamang ba yung mga hindi naaalipin? Malaya lamang ba yung mga walang umuusig? Sino ang tunay na malaya? Ang tunay na malaya, yung mabuting tao. Ang tunay na malaya, yung kayang magmahal. Ang tunay na malaya, yung kayang magsakripisyo para sa kapwa. Huwag niyong iisiping kami lamang at ang mga pari at mga madre lamang ang magagaling sa ganito. Kahit itanong sa mga are, yan, mga nakabelong yan. Salamat po sisters, narito kayo. Minsan, mas banal pa kayo kaysa mga nakabelo at sa mga pare. Minsan, mas malaya pa kayo kaysa mga tuwirang sumusunod sa Diyos. Ano ang dahilan ng kalayaan kapag ikay mabuti? Eh, kailan ba magiging mabuti? Sa palagay mo ba pagka ikaw ay napakasungit at napakataray, mabuti ka? Sa palagay mo ba pagka ikaw ay laging naglalasing at laging nagbubunganga sa iyong pamilya, mabuti ka? Tanyo, marami sa inyo ay nagtutunguhan na. Sabi sa inyo eh, huwag tayo dito sabihin ba ngayong holiday. Kapag ba ikaw ay napakadamot, ikaw ay mabuti? Kapag ba ang iniisip mo lamang ang iyong sarili at ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayanan, ang iyong katanyagan, ikaw ba ay mabuti? Iisa ang mabuti, yung katulad ng Diyos. At anong kabutihan ng Diyos? Ang kanyang pagmamahal. Yan ang tunay na kabutihan ang Diyos. Yung may kakayanan siyang magbigay ng sarili para sa kapwa. Yun ang tunay na malaya. Kapag ka dinadala ka ng iyong pagmamahal para mag-alay at magsakripisyo para sa iba, yun ang tunay na malaya.
yun yung sinasabi ng mabuting balita, gaganapin mo at ituturo mo sa iba kung anong nakalagay sa kautusan. At isa naman ang nakalagay sa kautusan ng Diyos, ang pagmamahal. Kaya nga ang magandang tanong, bukod sa kung tayo'y malaya, kung tayo ba'y tunay na nagmamahal? Alam niyo po ba ang tunay na pagmamahal? Hindi ito yung pagmamahal na kapag hindi nag-chat sa iyong iyong girlfriend ay tampo-tampo ka na. Hindi tunay na pagmamahal yan. Hindi ito yung pagmamahal na kapag ka, hindi ka napasalamatan, ayaw mo na. Hindi yung tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, yan din. Yung kahit ayaw na natin, gusto pa niya. Yun yung pagmamahal na malaya, nagsasakripisyo. Tingnan nyo kayong mga magulang. Expert kayo dyan, kahit hindi nyo napapansin. Tatrabaho kayo para sa inyong mga anak. Tapos ang inyong mga anak naman, pasaway. Ayaw mag-aral ng mabuti. Ay, tamot. Masama ang tingin ng iyong tatay sa iyo. Sabi sa iyo eh. Ayaw mag-aral ng mabuti. Madaling araw na umuwi. Eh bakit bukas magtatrabaho ulit para sa kanila? Yun ang pagmamahal. Kayong mag-asawa, kahit minsan ay hirap ka na, lagi nang lasing ang iyong asawa, uy, bakit patuloy mong ipinagluluto ng pagkain? Yun ang pagmamahal. Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, sa matatandang kasama ninyo sa bahay, kahit mahirap, sa gabi ay napapaluha ka na sa hirap ng pag-aalaga, ay bakit bukas mag-aalaga ka uli? Yun ang pagmamahal. At yun ang tunay na malaya. Bakit ang iyong nanay kahit laging bungangera, minsan nga ayaw mo nang marinig sa umaga? O bakit patuloy na mag-aaral ng mabuti para sa iyong pamilya? Yun ang pagmamahal. At yun ang tunay na malaya. Yung may kakayanang magmahal kahit hirap na para sa kabutihan ng kapwa. Dahil ganoon magmahal ang Diyos. Ganoon ang pagmamahal na ipinakita ni Kristo. Ayaw na natin, gusto pa niya. Yun ang mga tunay na malayang pagmamahal. Kaya nga po sa pagdiriwang natin ngayong araw na ito, habang ating pinalalalim ang pagninilay sa kalayaan natin bilang mga Pilipino, hingin natin kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang magsakripisyo, kayang magtiis, kayang umunawa, kayang magpatawad sa aking kapwa, sapagkat ang pagmamahal na iyon ang patunay ng tunay na kalayaan.